So ngayon guys, isi-share ko sa inyo yung nagiging journey ko sa toner, sa paggamit ng toner. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Arlene, and for today's video, isi-share ko sa inyo yung nagiging journey ko at experience ko sa paggamit ng rejuvenating set for me. So ito po siya guys, sa mga hindi nakakaalam about sa product na ito, mayroon na pong rejuvenating set na para sa mga panglalaki. So kung napapanood nyo guys yung last video ko about sa product na ito, gumawa po ako ng first impression and review about sa product na ito. Pero ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano yung journey ko sa 7 days na paggamit ko sa product na ito. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko. And also sa mga nag-comment sa channel ko, maraming salamat sa inyo. And I hope nasagot ko po ang inyong mga katanungan. At kung bago ka pa lang sa channel ko, thank you for stopping by. And please don't forget to subscribe my channel. And i-click mo na din po yung notification bell para updated ka sa mga next videos. So first guys, unahin ko munang i-share sa inyo yung experience ko sa paggamit ng toner ng product na ito. So nung first day, wala pa naman akong nararamdamang resulta sa product na ito since first day ko pa lang naman siyang ginamit. Pero nung pangatlong araw na doon ko po nakikita yung resulta sa paggamit ng toner na ito. And then, kung napapansin nyo guys yung last video ko bago ako gumamit nito, mayroon pa akong pikas dito. Medyo nangingitim yung dito ko. Pero nung ginamit ko na ito, so napapansin ko na medyo nawawala na po yung pangingitim dito ko. Kasi yung last na ginamit kong rejuvenating set is medyo mahapdi siya. Kaya yun, doon ko po siguro nakuha yung pangingitim ng dito ko sa gilid. Pero habang ito guys, nung ginamit ko na ito, unti-unti na po siyang nawawala. And then pangalawa sa nagustuhan ko sa toner na ito is sobrang mild lang po siya. Unlike sa ibang mga rejuvenating set toner na na-experience ko nang gamitin, medyo matapang siya. Samantalang ito, wala man lang akong nararamdamang hapde or kirot habang ginagamit ko ang toner na ito. And then, kung nakagamit na kayo ng mga cleanser or skin oil, so ganun po yung mapifeel mo habang gumagamit ka ng toner na ito. Since ako kasi is sensitive yung skin ko, kaya paggagamit ako ng medyo matatapang na mga skincare product, lalong-lalo na sa sabon, isa sa mga ayaw ko talagang gamitin na sabon sa totoo lang is yung Kojic Soap. Kasi medyo matapang siya, kaya yan yung mga iniiwasan kong mga sabon na gagamitin ko. Pero ito naman guys, mayroon na itong sabon ng product na ito, which is yung Kojic at saka yung charcoal na pinaghalo. Pero yun, medyo matapang siya ng konti guys. Pero nung ginamit ko na ang toner na ito habang pagkatapos ko maghilamos, so yun, wala akong mararamdamang hapde. Kaya pwedeng-pwede to siya guys, lalong-lalo na pag ikaw ay mayroong sensitive skin or madali lang ma-irritate or mga tiyawat or pimples, pwedeng-pwede ko po i-recommend ang product na ito sa inyo. Although hindi po to sponsor guys, sinasabi ko lang po sa inyo yung mga naging experience ko sa paggamit ng toner na ito. And then, ang ina-expect ko din yung pamamalat sa aking mukha, akala ko mamamalat yung aking mukha pero hindi siya namamalat. Naglighten yung pangingitin ko dito pero hindi siya namamalat. Kaya ito yung isa sa mga nagustuhan ko. And then, hindi siya matapang, hindi siya masakit sa ilong. May mga toner kasi guys na mas maamoy mo yung amoy alcohol. Samantalang ito, hindi siya naman amoy alcohol, hindi naman siya mabaho, pero hindi din siya mabango. Iba lang yung amoy niya. Yun lang yung amoy niya, kagaya dun sa kung nasabi ko sa last yung first impression po nito na medyo amoy siya ng panglalaki. So ganun na ganun po yung amoy niya. And then yung kulay niya is kulay sky blue. So maganda po ang color ng product na ito. Ayan po siya. Next naman guys is yung experience ko sa paggamit itong night cream ng Colbreeze. So ang napapansin ko dito guys, or ang experience ko sa paggamit ng night cream na ito, is madali siyang ma-absorb sa aking skin, which is good. Kasi lalong-lalo na pag antok ka na at gusto mo nang matulog tapos gagamit ka ng night cream ng Colbreeze, madali lang matuyo, kaya hindi ka na mamumroblema kung
anong ilang minutes pa bago matuyo. Unlike sa ibang mga night cream na maghihintay ka pa tapos ma-feel mo yung langkit. Samantalang ito, saglit lang po, mas madali siyang ma-absorb sa iyong mukha pag ginagamit mo ang night cream nila. And then, isa pa pala guys, kung napapansin nyo, medyo kulay brown siya, baka sabihin nyo na fake yun or ito ang fake. So, hindi po guys. Ang tawag po dito is discoloration. Kadalasan po ito nangyayari sa iba't ibang mga night cream ng iba't ibang mga rejuvenating set, mayroon pong discoloration na tinatawag. So, ganito po yung nangyayari. Lalo na pag matagal na naka-stack yung night cream, so nagkakaroon po siya ng discoloration. And then, wag po kayong mag-alala kasi mas pag ganito yung kulay at saka mas matagal naka-stack, mas effective po ang night cream na yun. Kasi kumbaga yung ingredients na hinahalo po sa night cream is lutong-luto na po. Kaya mas maganda siya gamitin. Guys, is yung sabon nitong Colbreeze. So kung napapanood niyo yung last video ko, hindi ko na i-share sa inyo yung experience ko sa paggamit ng sabon kasi hindi ko pa naman siya na-try gamitin nung time na yon kasi may ginagamit akong ibang sabon, yung carrot soap. So tinigil ko yung carrot soap na yon after 3 days, tinigil ko na siya guys kasi nagkakaroon ako ng mga tigyawat. Although yung tigyawat ko is nasa ilalim kaya hindi siya halata, pero pag kinakapa ko, nalaramdaman ko yung tigyawat sa ilalim ng aking mukha, kaya tinigil ko yung paggamit ng carrot soap. Kaya nung ginamit ko ito guys, ito po yung kulay, kaya ito po yung pinaghalong kojic at saka charcoal, kaya ganito po yung kulay. So ang ginawa ko po sa sabon, ganito po yung ginawa ko para makatipid po ako. So medyo matapang lang siya ng konti guys, kasi since kojic at saka charcoal, so medyo matapang lang yung sabon, kaya nung itry kong ibabad siya ng 1 minute, talagang hindi ko nakayanan kasi nararamdaman ko na yung hapdi. Kaya pag ginamit ko to, saglit ko lang ginamit, binabanlawan ko na agad yung aking mukha. Ang nagustuhan ko dito guys is natuyo agad yung mga pimples ko, na pausbong pa lang sana yung pimples ko sa, dahil dun sa paggamit ko ng carrot soap. So isa sa mga nagustuhan ko sa kanya is sobrang bango niya po, amoy bubblegum, parang ang sarap niyang kainin. Amoy na amoy mo po yung bubblegum ng sabon na ito. And then, after mo magsabon guys, pagkatapos, yung mga excess oil sa mukha mo talagang mawawala. So, iyon lang yung nagustuhan ko sa sabon na ito. So, ayan lang po mga amigos, and I hope po nakakatulong po ang video na ito, lalong-lalo na sa mga gustong itry ang product na ito. Promise ko po sa inyo, hindi po ako mahihilang i-share sa inyo ang product na ito at saka i-recommend ang product na ito. Although guys, sinasabi ko na sa inyo, hindi po ito sponsor, sinasabi ko lang po sa inyo kung ano po yung nagiging experience po at journey ko sa paggamit ng product na ito. So, ayan po mga amigos, and maraming salamat po.